Pwede ka pang magbagong buhay. Kung gusto mo, sumama ka nilang sa amin. Ilalayo ka namin dito. Ate, ipapagamot ka namin. Dadaling ka namin sa ospital. Kumusta? Mabuti naman. Isinama ko ang anak ko dito kasi kailangan niya ng trabaho. Baka naman... Kamusta po kaya? Mga po kayo. Oo nga, binabasa ko nga yung resume niya eh. Third year high school ka pa mo? Apo. Baka naman pwede mo siyang gawing training sa opisina mo. Yeah, sure. Why not? Ay, naku. Yeah, why not? Tamang-tama dahil malapit na mag-leave tong si Tiffany at pwede ka pa niyang turuan habang nandito siya. Ngayon, kung gusto mo, pwede ka mag-umpisa bukas. Well, nasa sa'yo yun. The sooner, the better. Dahil si Tiffany medyo nahihirapan ng kumilos, eh madalas absent pa. Why not? Nasa sa'yo yun. Ako salamat, Victor. Talagang hindi ako nagkamaling lumapit sa'yo. Don't mention it. O ano? Hindi ka ba natutuwa? Pasalamat ka naman sa boss mo. Ang gandang oportunidad ang binibigay niya sa'yo. Thank you po, sir. Ah, walang ano man yan. So, paano? I'll see you tomorrow. I would love to have you here. Yes, sir. So, bukas. Wala pa ba, mami mo? Saan ba sila nagpunta? Mag-a-apply po ng trabaho si Ate Milit eh. Sinamahan po ni mami. Minor di edad pa yun eh. Baka mahirapan lang yun. Hi, Daddy. Ay, naku. Pasensya ka na. At, nag-shopping pa kami. Ah! Naalala mo si Victor Sarmiento? Pasyente mo yon. Pinuntahan namin siya sa opisina niya sa Makati. Kinuha niya sekretarya ang anak mo. Magsistart na nga po ako bukas eh. Buti tinanggap ka. Wala ka parang ma-experience. Ano ka ba naman? Tinanggap na nga eh. Taga-sagot lang naman ang telepono yan at saka taga-type ng correspondence. Eh, alam mo naman yun si Victor. May mga sekretarya yun sa ibang mga businesses niya. Gusto lang niyang may tao sa kondominium niya. Marunong naman po ako mag-receive ng mga calls eh. Susulat mo lang yung pangalan, yung phone number, tsaka yung message. Magaling yata ako dyan, di ba? Telebabad eh. O, ayan. Binili ko ng mga damit yung anak mo. Alam mo naman ang opisina ni Victor. Mukhang class yun. Hindi pwedeng magmukhang basahan yung anak mo doon. Oh, Pamela. Binili na rin kita ng damit.
Para hindi ka naman maingit sa ate mo. Hindi naman po ako naiingit, Mami, eh. Sana'y binili niyo na lang ng gamot ni Daddy. Kayo na rin po may sabi na kung konti lang ang savings natin. Kaya kailangan magtipid tayo. Okay, bata ka. Huwag mo kong konsensyahin, ha? Bumili kami ng damit dahil kailangan ng ate mo. Mami. Hindi para magsayang ng pera. Tama na po, pabiyayan na po si Pamela. Pam, hayaan mo. Magsumweldo na ako, pabiyaran ko lahat yan. Para wala ka naman masabi. Sakit. Daddy, bakit? Anong nararamdaman mo? Ganyan ang gabo. Daddy? Bakit? Go. Daddy? Bakit, Mauro? Bakit? Yung gamot. Sige, dali! Ikaw talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magaganda ni Daddy mo. Sige na, kumuha ka na gamot. Dali! Mommy! Ma'am, hello? Office of Mr. Victor Sarmiento. Good morning. Sorry po, my bus is not yet here. Any message, sir? Okay, thank you, sir. Bye. Oh, Millet. Nandiyan ka na pala. Hindi yata makakarating si Tiffany. Nag-page siya sa akin at masama rin akong pakiramdam niya. May tumawag ba? Nagpapareturn call pa si Mr. Rudy Hidalgo. Binigay po yung bago niyang phone number. Ah, good. Thank you. Tatawagan ko ito na mamaya. Oh, bakit? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Mukha kang matamala eh. Napuyat lang po ako. Nagbantay po kasi kami sa daddy namin kagabi. Ah, ganun? Kamusta naman ang daddy mo? Okay na raw po siya, sabi ng doktor. Pwede na daw po siya lumabas bukas. Ah, mabuti naman kung ganun. Pangalawang atake na nga po na yun, eh. I'm sorry to hear that. Ang dapat sa daddy mo magpahinga at mag-ingat. Well, I'm sure alam na niya yun dahil isa rin siyang doktor. Oh. Alam ko ikailanganin niyo ng pera. Ito, ibibigay mo to sa mami mo. Okay? Sige na. Kunin mo na, huwag ka na mag-alala. Naging kaibigan ko rin ang daddy mo. Kahit pa paano, gusto ko lang makatulong. Sige na, kunin mo na. Salamat po. Bakit? Naawa po kasi ako sa daddy ko eh. Paralyzed na po yung kalahating katawan niya. Hindi na po siya makapagsalita. Kaya hindi po muna namin siya kinakausap. Muna kasing isipin yan. Temporary lang yan. Gagaling din siya. Bibigyan lang yan ng panahon. At gagaling din niya. Huwag ka nang umiyak. Halika. Ngayon, kung kailangan mo pa ng pera, pwede ka naman mag-cash advance. Sabihin mo lang sa akin, kung ano yung sweldo ang binibigay ko kay Tiffany, yun din ang ibibigay ko sa'yo. Kahit wala ka pang experience, ganyan ka kalakas sa akin. Basta sabihin mo lang. Tama mo lang isipin yan. Magandang hapon pong muli. Tungkol na naman po sa mga bata ang kaso natin ngayon. Hanggang saan po ba ang responsibilidad ng mga magulang sa anak? Sapat na po bang maibigay nila ang lahat ng pangangailangan ng bata sa kanyang pagkain, pananamit, tirahan at edukasyon?
Wala po ba silang pananagutan sa banal, mabudhi at matinong pamumuhay ng bata? At kung sila'y naging pabayad dito o naging sanhi ng pagiging immoral na buhay ng bata, ano ang pananagutan nila? Panoorin po natin ang ating kaso para sa kasagutan. Huwag mo nang intindihin yan, Mauro. Ang isipin mo, magpagaling ka para sa pamilya mo. Hindi na rin ako magtatagal. Magpahinga ka na muna. Hindi ha. Kaya ko pala tumayo. Huwag na. Mauro, huwag mong pilitin. Baka mahulog ka. Pamela, hatid mo na yung papamuloan sa loob. Patutulog mo siya. Tutulungan ko na lang po siya, Mami. Iikot mo yan. Ah, Victor. Hindi na ako mahihiya sa'yo. Naubusan kasi kami ng pera. Para sana sa kamag ni Mauro. Sabi sa akin ni Milet, pwede daw siyang mag-cast advance. Oh, no problem. At ang gagawin ko, bibigyan ko siya ng 3 months cash advance. Ay, okay ba yan? Malaking tulong para sa amin. Walang problema yan. Kaso lang, kailangan ko nang bumalik sa opisina at marami pa akong kailangan asikasuhin at kailangan ko si Milet. Ah, ganun ba? Ah, Milet! Milet! Oh, mag-overtime daw kayo ng boss mo. Overtime with pay to. Huwag ka magalala. Sige pa. Bye, Mami. Huwag ka magalala. Pahatid na lang sa driver mamaya. Thank you. Sige, Adit. Let's go. Mami, ba't hindi pinayagan si Mama si Ate sa kanya? Huwag ka nang maingay. Alam kong magagalit ang papa mo. Kaya pag nagtanong siya sa'yo kung nasaan si Milet, sabihin mo tulog na. Nakakahiya naman kung hindi ko pagbibigyan si Victor. Tinan mo, bibigyan pa niya tayo ng pera. Alam mo, malulugi tong kumpanyan to kung ganyan ang performance mo, iha. Trainee pa lang naman ako eh. Kapaperfect ko rin to. Malakas ka lang kay Victor eh. Biro mo yun, kukunin ka niya eh. Wala ka namang alam. Kaibigan siya ng parents ko. At saka para ko ng daddy yun, no? Parang daddy, ha? Baka naman sugar daddy. Aba, nag-dinner pa pala kayo dun sa hotel nung gabi nag-overtime ka dito. Pagkatapos, inihatid ka pa ng driver hanggang sa bahay ninyo. Ang ganda mo naman! Ano bang problema mo? Tsaka, ba't mo ba ako iniimbestigahan? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ayokong makitang mukha mo dito. Hindi ko kailangan ng assistant na bobo! Excuse me. Kung bobo ko, hindi sana ako kuning private secretary ni sir. At lalong hindi mo ako assistant. Dahil papaalisin ka na rin niya sa trabaho mo. Maldita ka! Halika dito! Ano? 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 Maldita! 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 Ride a white horse. If you wanna ride. Excuse me. Pwede bang makausap yung may-ari? Yung may-ari? Eh, ba't yung may-ari hinahanap mo? Hindi naman nag-waiter yun, tsaka kami rin yung utusan niya. Eh, bakit? Gusto mo, order ka, kahit ano. Ako mag-serve para sa'yo. Hindi naman ako customer eh. Mag-a-apply sana ako ng trabaho sa kanya. Mag-a-apply ka ng trabaho? Eh, mas mukha ka pang may-ari kaysa asawa ni sir eh. May problema ka ba? Kaya ka bang magulang? Meron, kaya lang, ayokong problemahin nila intuition ko sa darating na enrollment. Sa tingin mo kaya, makukuha ako? Oo naman, akong bahala sa'yo. Pagkakilala mo ako, alam mo ba, kamag-anak ko si Sen. Close kami noon, kadikit kami.
talaga? Oo, oh, kamang problema makapasok. Bahala sa'yo. Salamat, ha? Oo ba? Sa nga pala. Ako si Jojo. Pamela ang pangalan ko. Hi. Okay ba? Okay lang. Pasensya ka na kay Tiffany. Mainit lang siguro ulo nun. Buntis kasi. Naintindihan ko naman po yun eh. Kaya lang, kanina, bigla niya ako sinabunutan. Kaya gumante din po ako. Nagkasugat-sugat na nga po yung mukha ko eh. Ito po. Gusto mong patingnan niya? May clinic sa baba? Hindi na po. Galos lang naman po yan eh. Papatingnan ko na lang ulit sa mami ko. Sir, pwede na po ba ako umuwi? Ha? Eh, paano ka uuwi niya? Baka awayan ako ng mami mo. Alam mo naman ang mami mo. De, ganito na lang. Huwag ka munang umuwi. Mag-overtime ka na lang. May bayad naman yun eh. Tatawagan ko na lang ang mami mo. Alam mo, Milet, bilib ako sa'yo. Mabait ka. Mabait kang anak. Nakita ko yun nung inaasikaso mo ang daddy mo. Ngayon, alam ko I can trust you. Yan ang hindi ko nakuha kay Tiffany. Girlfriend niyo po ba siya? Kaya po siya nagsiselos kanina? Oh, totoo. May relasyon kami. In fact, balak nga namin magpakasal eh. Kaya lang, habang tumatagal eh, parang kinukwartahan na lang niya ako eh. Isa pa, nalaman ko na meron pa pala siyang boyfriend habang may relasyon kami. Kaya nga ngayon, na hindi ko nga alam, na hindi ako sigurado kung sa akin nga yung batang dinadala niya o kung sa boyfriend niya. Eh, papaman mo naman pakakasal ng isang taong alam mong linoloko ka. Pero ikaw, Milet, naiiba ka. Simple. Honest. Nasa'yo lahat ng katangian na hinahanap ko na maaaring pumalit sa naging asawa ko. Hindi naman siguro magiging problema ang diferensya ng edad natin. Kung gusto mo, kung papayag ka, pakakasalan kita. Hindi mo na kailangan trabaho. Ako na lang ang sikasuhin mo. Tutulungan natin ang pamilya mo. Pagagamot natin ang daddy mo. Papayag ka. Handa kitang pakasalan. Milet, nandyan ka na rin lang. Hindi gamitin mo na ang utak mo. Maging practical ka na. Nangako naman si Victor na pakakasalan ka, hindi ba? Di wala ka nang dapat ikahiya. Sabihin na nating DOM nga si Victor. Pero bubuti naman ang kalagayan mo. Eh, paano kung makatagpo ka ng isang bagets nga, pero gugutumin ka lang? Ay, naku, Milet. At least, nakatira ka sa isang kondo, may kotse ka. Maganda ang mga damit mo. At lahat ng karangyahan na hindi na namin maibibigay ng daddy mo sa'yo. Milet, alam mo ang kalagayan natin. Ikaw lang ang inaasahan namin. Lalo na ang daddy mo.
para sa kanya na lang. Magre-rent na lang daw ng kwarto si Millet na malapit sa opisina niya. Parati daw siyang late na dumadating sa opisina. Nahihiya na daw siya sa boss niya. Eh, pinayagan ko na lang. Para naman, hindi siya magkaroon ng bad record sa opisina nila. Don't worry, Daddy. Lagi ko po kayong dadalawin. Tsaka, pag nakaipon na po ako, kuha ko po kayo ng private nurse. Kaya naman po, mag-confine na lang po kayo sa ospital. Huwag na, anak. Dito lang ako sa bahay. Kagastos pa tayo. Sige po, Daddy. Alis na po kayo. Bilisan mo, nakakaya dito! Eto na! Mela, uwi ka lang. Uy, may sakit ka ba? Wala. Uwi ka lang. Nahilo lang ako. Sigurado ha? Hindi pa kasi ako natutulog eh. Dalawang gabi na. Bakit? Pinupuwet ka ba ng boyfriend mo? Pakilala mo sa akin. Suntuhin ko, upahan ko. Wala akong boyfriend, ano? Salamat naman. May pag-asa pa pala ako. Ano sabi mo? Wala. Sabi ko, may dumarating na babae. Tumitingin sa'yo eh. Hi, Pam. Tara, sumama ka sa akin. Papasyal kita. Shopping tayo. Dala ko kasi yung kotse ni Victor eh. Marunong na ako magmaneho. Tara, sale kasi sa Mega Mall eh. Diba? Gusto mo ng pabango? Salamat na lang ate. Ayaw ko kasing umabsent eh. Magagalit yung boss ko. Eh di, pag nagalit, mag-resign ka. Huwag ka na muna magtrabaho. Kung kailangan mo naman ng pang-tuition, ito, bibigyan kita. Salamat ate. Mas gusto kong gastusin yung pinaghirapan ko. Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Kung kailangan mo naman ng trabaho, maraming negosyo si Victor. Pwede ka nang ipasok sa opisina. Para ano? Para bigyan ng malaking sweldo, tapos suhulan ng kondo, tapos sustentuhan si Mami at si Daddy. Ganun ba, ate? Para pareho na tayo mababoy? Matanda pa rin ako sa'yo. At kapatid mo pa rin ako, kaya huwag mo akong babastusin. Ginagawa ko lang naman to, hindi para sa sarili ko. Yan ang tatandaan mo! Ate mo pala yun? Ba't mo inaaway? Ipapasyal ka lang naman eh. Ayoko sumama sa pupunta niya, kaya manahimik ka na lang dyan. Natin next week. Wala ka bang plano? 6 months na tayo. Ikaw, ano gusto mo? Gusto mo mag-Hong Kong? Mag-shopping doon? Pwede pa magpakasal doon? Paano naman napasok ang kasal sa usapan? Di ba nangako ka sa akin? Sabi mo, papakasalan mo ko. Huwag mo sabihin na kalimutan mo na yun. Sabi mo, hindi pwede kasi ginugulo ka ni Tiffany. Tapos, binigyan mo siya ng pera, pinapunta mo sa States. Sabi mo, ginugulo ka pa rin. Ngayon, nag-asawa na siya ng foreigner, huwag mo sabihin ginugulo ka pa rin niya kaya hindi pa pwede. Hindi naman sa ganun. Pwede naman eh. Kaya lang, kailangan ko pang kausapin ng mga anak ko.
Tapos sila naman ang manggugulo. Ganun. Hindi sila manggugulo. Siyempre, ayoko naman silang biglain. Pero huwag ka maglala. Sisiguro ko, papayag naman naman ngayon. Paano nga naman papayag kung hindi mo pa binabanggit? Gusto mo ako na magsabi sa kanila? Ah, wow. Huwag na huwag mong gagawin yan. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Ha? Huwag ka na magtampo. Ito sana ang regalo ko sa anniversary natin. Ito. Advance happy anniversary. Wow! Ganda naman ito. Siguro ang mahal ito, no? Gusto mo siya? Huwag ka na magkatampo, ha? Thank you. Bagay ba? Bagay na bagay. Madaling natukso muli si Milet na pumisan kay Victor. Lahat ng luhong mabibili ng pera ay binigay sa kanya ni Victor. Hanggang sa masanay na rin siya sa bagong buhay na pinasok niya. Sir, sa inyo raw itong restaurant na to. Sabi po ni Mr. Velasco, pinapupunta niya ako dito. Matutulungan niya daw ako Kailangan kasi ng pera. Ako ang pera lang, hindi naman problema yan Basta't maging mabait ka lang sa akin. Mabait naman po. Mabait po sa akin. Magaling ah. Milet. Sino siya? Akala ko ba bibisita ko sa daddy mo? Sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo. Sino yung babaeng yan? Wala. Naghahanap lang ng trabaho. Recommend sa akin ni Mr. Velasco yung business partner ko dahil kailangan namin ng bagong singer sa restaurant. Ba't mo yung dinala dito? Wala akong tiwala sa kanya. At hindi ko gusto ang tinginan nyo. Relax ka lang. Napapa-interview lang. Wala naman personalan to, Milet. Paalisin mo ba yung amin yan? O mag-i-skandalo ako dito? Hindi na kailangan. Relax ka lang. Tapos na ang interview at paalis na siya. Ihahatid ko lang siya sa labas. Para makakuha siya ng taxi. Ami, hindi ka na. Sandali lang ako, ha? Babalik ako. Balik ka na. Alam ba ni Victor ito? Nasa Cebu siya. Bubukas sila ng bagong computer shop ng mga anak niya. Oh, tigilan mo na yung pagsisigarilyo mo. Madali kang kabitan ng sakit dahil mahina yung baga mo. Minsan lang naman ako manigarilyo at saka uminom. Wala kasi magawa sa bahay. Nakakabagot. Tama na yan. Tigas talaga ng ulo mo. Paano? Hindi mo nililibang yung sarili mo. Maglibang ka. Mag-aral ka kaya. O mag-business. O kahit ano, para maging busy ka. Samantalin mo yung panahon na nahihibang pa sa'yo si Victor. Gamitin mo yung utak mo. Bigyan mo sa akin yung pera mo. At ibabanggo ko ito para hindi mo magastos. O yan. Yan na lang mga cards ang gamitin mo. Tapos si Victor naman ang nagbabayad niyan. Ah,
Mami, ito po yung 300 pambili ng gamot ni Daddy. Pasensya na kung ito lang kasi nag-enroll ako eh. Oh, sa'yo na yan. Tago mo na yan. Nagbigay na ng pera ang ate mo. Baka manghihingi ka na naman sa akin bukas ng pamasahe mo. Ako, hindi dahil sa ate mo eh. Paano na lang kaya ang daddy mo? Kaya, yan ang gamitin mo. Total si Victor din naman ang magbabayad yan. Tandaan mo ah, pag nagbigay ulit siya ng pera sa'yo, ibigay mo sa akin. At ibabang ko kulit. Hindi ako uwi mamaya ah. Dediretso pa ako ng Baguio eh. Ha? Aalis ka na naman? Eh di ba kararating mo lang? Wala akong choice. Kailangan ko magtrabaho. Marami tayong gastos. Saan pa ako kukuha ng pera kung di ako magtatrabaho? Sama mo naman ako. Sabi ni Tiffany, dati daw palagi mo siyang sinasama sa mga biyahe mo. College graduate yon. Nakakatulong siya sa akin. Eh ano naman ang gagawin mo ron? Ibot mo na lang sa akin yung attache case ko. Yan naman ang magagawa mo tama eh. Sige na, nagmamadali ako. Thank you. Sasalita ng ganyan at ilayo mo nga yan! Hindi naman kita linuloko eh. Sa katunayan, ipinasalin ko na ang pangalan mo sa kondominium na ito. Ito ang ireregalo ko sa'yo sa demo mo! Eh, ang kasal, kailan? Pagkatapos ng demo mo! Eh, paano pag hindi mo tinuloy? Itutuloy ko! Maniwala ka, ilayo mo na yan. Baka makaaksidente ka pa eh. Hindi naman kita pinababayaan. Mga bagulang mo, ako ang sumusustento. Ako ang nagpapagamot sa daddy mo.
O sige, parilin mo ako, parilin mo ako! O, gawin mo yun. Sino ngayon ang mag-aalaga sa daddy mo? Kawawa naman ang daddy mo. Maniwala ka sa akin, hindi naman kita linoloko eh. Ibaba mo na yan. Akin na. Akin na. Nasaan po yung nurse nyo? Kaalis lang. Oh, naman niya bukas. Pinayagan ko na. Si Mami po, ba't niya po kayo inima mag-isa? Kanina pa kabalis. Magkakasino raw siya. Abot na yung gamot ko na. Ay naku, mabuti naman at maaga kang dumating, Pamela. Nag-aalala na nga ako eh. Oh. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Paano po, naabutan ko si Daddy na meron siyang inaabot dito. Nagugutom yata eh. Paano kasi nag-iisa? Pasensya ka na, Daddy. Na-traffic kasi ako eh. Saan ka na-traffic? Sa kasino? Bakit? Bakit kung nagka-kasino ako? At saka? What's wrong? Hindi ba rin... Paminsan-minsan eh, mag-relax ako para hindi naman ako maloka sa mga problema sa bahay na ito. Oy, Pamela. Anak lang kita, ha? Wala kang karapatang magsasagot-sagot sa akin na ganyan. Bakit? Pera mo ba ang ginagastos ko? Ikaw, ha? Idita. Huwag kang magmamaralong. Bakit si Millet ay hindi ako sinisita? Eh, paano na kaya? Kung ikaw ang nagbibigay sa amin ng pera, baka sasipasipain mo lang kami ng daddy mo. Dito naman. Saktan yung bata. Anak mo yan eh. Masyado ng suplada ito. Sige, malis ka na. Walang bahala dito. Anak mong yan. Oh, ba't nandito ka? Nag-away na naman kayo ni Victor. Ha? Wala na po si Victor. Nagpunta na po siya sa Amerika. Eh, bakit ka umalis? Di bumalik ka doon? Ayoko na po doon, Mami. Naluloko ka na ba? Bumalik ka doon! Paano na ang sustento natin? Mamamatay tayo sa gutom. Tagal na po ako namatay, Mami. Mula nung binenta niyo kay Victor. 16 pa lang ako. Nasigmura ako na ang lahat ng kahihiyan. Sumagad na nga hanggang buto eh. Kayo, Mami, nasan kayo nung 16 kayo? Naramdaman niyo bang mawala ng respeto sa sarili? Ang maglakad ng parang walang ulo? Millet, nagsakripisyo ka dahil isa kang mabuting anak. At hindi ko ikinahihiya yun. Ipinagmamalaki kita. Mami, bakit ako lang kailangan magsakripisyo? Bakit hindi kayo? Bakit hindi si Pamela? Mami, ako lang ba ang kailangan magbenta ng kaluluwa? Minsan nga, iisip ko, hindi niyo ako tunay na anak eh.
Hindi niyo ako mahal. Dahil kung mahal niyo ako, hindi niyo ako bibigyan ng mabigat na responsibilidad. At kung mahal niyo ako, hindi niyo ako itutulak sa kasamaan. Dinala siya ng security guard dito. Nagwala lang sa kondominium ni Victor. Ay, naku, itong batang ito. Napakatigas ng ulo. Mami, hindi naman ba siya inaaway ni Victor. Siya ang umaaway. May sakit siya eh. Pagpahingay naman natin. Pride talaga itong bata na ito. Eh, di kasalanan niya kung bakit humina ang katawan niya. Inabuso kasi niya eh. Hindi nag-iingat. Pamela, huwag ka munang pumasok sa trabaho, ha? Hindi ko kaya mag-alaga ng dalawang baldado. Sige, alaga naman ang ating. Gagawin yun, Edith. Ewan ko lang. Ang alam ko, si Victor pumunta sa Amerika at iniwan siya. Siguro nagselos. Yun ang dahilan. Si Victor? Pinagpili mo yung anak mo kay Victor? Babaero yun, Edith, ha? Mauro, huwag mo na akong sisihin pa. Kailangan natin si Victor. Kanino tayo kukuha? Anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Mami, ano ba talaga nangyari sa kanya? Pamela, kailangan ng atin mong tulong natin. Dumating na si Victor. Magtrabaho ko na sa kanya. Ayoko babuin mo ako tulad ng ginawa mo sa kapatid ko! Pamela, huwag kang magmatigas. Anak lang kita. At nasa poder kita. Kaya sundin mo ang gusto ko. Naintindihan mo ba? Ayoko! Sundin mo ang gusto ko! Ako ang masusunod! Si Ate Millet mo ang nagsakripisyo para sa daddy mo noon. Kaya ngayon, ikaw naman ang magsasakripisyo.
Kumusta? Hello, Victor. Nakikiramay ako sa nangyari kay Maro. Hindi ko alam. Kagagaling ko lang sa Amerika eh. Nagpa-check up ako. Hindi ko na pinaalam kay Millet dahil ayaw ko mag-alala siya. Pagdating ko kahapon, nung ko lang nalaman na lumayas pala siya. At hindi ko rin alam na may sakit siya. Ah, nga pala. Si Pamela. Hello. Sorry sa nangyari sa papa mo. Sandali lang ha. Sana makatulong tong perang to sa inyo. Sabihin mo na rin kay Millet magpagaling siya. Salamat, Victor. Siya nga pala. Yes? Hindi pa siguro kaya ni Millet na magtrabaho. Kaya, pwede ba? Si Pamela na muna ang pumalit sa kanya. Kaya mo ba? Sure, why not? Because right now, I really do need a secretary. Hindi ko alam na may kapatid pala si Millet na maganda rin. Kung tutusin, mas maganda ka pa sa ate mo. Ilan taong ka na? 16 po. 16? Yung totoo? 16 po. 16? Yung totoo? 14 po. Sabi ko na nga ba. Pero hindi bale. Alam mo, lalo ako natutuwa kapag nakakasama ko mga batang katulad mo. Parang bumabata yung pakiramdam ko. Sir, bakit po? Sir! Sir, bakit po? Sir! Pasyal ka. Galing ako sa restaurant. Totoo bang nag-resign ka na? Nag-resign na po ako. Babalik na lang ako sa probinsya. Tatanim ng kamote. Hindi ka na mag-aaral? Sanay naman ako hindi nag-aaral ah. Saka pinagbigyan lang naman kita para sagutin mo ako. Eh, sinagot mo nga ako. Iniwan naman. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Nagkakotse ka kay Mang Victor. Eh ako, nag-aaral pa lang ako eh. Ni bisikleta, hindi ko mabili. Nag-resign na rin naman ako sa kanya eh. Talaga? Hindi, babalik ka na. Hindi mo na ako iiwan. Hindi na. Patay na si Mang Victor. Dadali namin si Ate Millet sa ospital. Bakit? Pinatingnan ko na siya sa doktor. At hindi tayo pwedeng pumunta sa espesyalista dahil wala tayong pera. Patay na si Victor. Wala na tayong maasahan pa. Kami na po ang bahala doon. Simula ngayon, huwag niyo na kami iintindihin.
kalimutan niyo na kami. Ano ibig niya sabihin? Hindi na kami babalik dito. Total, matagal niyo naman tinakasan yung obligasyon niyo sa amin bilang magulang eh. Kaya kaya namin mabuhay kahit wala kayo. Hindi. Hindi kayo pwedeng umalis. Mga menor de edad pa kayo. At may karapatan pa ako sa inyo bilang isang magulang. Mali kayo, Mami! Matagal niyo lang tinalikuran ang obligasyon niyo sa amin mula nang wasakin niyo yung buhay namin ni Ate Milet. At naalis na kami dito hanggat meron pa kami natitirang dignidad sa sarili. Hindi! Hindi kayo pwedeng umalis! At hindi niyo ako pwedeng talikuran. Ako ang naghirap sa inyo! Mga walang utang na loob! Mga walang utang na loob sa magulang niyo! Hindi! Hindi kayo pwedeng umalis! Bumalik kayo! Bumalik kayo! Hindi kayo pwedeng umalis! Hindi kayo pwedeng magmamalaki sa akin! Hindi kayo pwedeng umalis! Labag sa batas ang ginawa ni Edith sa kanyang mga anak. Ang isang magulang na nagpasimuno at nagtulak sa anak sa isang immoral at mahalay na buhay o nagsamantala at gumamit dito bilang kasangkapan sa hanap buhay na di marangal at makasasama sa bata ay may isang kriminal na pananagutan. Sa ilalim ng Child and Youth Welfare Code, siya ay maaaring mabilanggo ng hanggang 6 na buwan. At sa ilalim ng RA 7610, ang kanyang ginaway maituturing na child abuse at may parusang 6 hanggang 8 taon sa bilangguan. Bukod dito, sa ilalim ng Family Code, ang kanyang kapangyarihang pangmagulang o parental authority ay permanenteng tatanggalin ng husgado. Kung may hawig man ang inyong kaso dito sa ating kaso ngayong hapon, hindi namin masasabing pareho ang batas na sasakop sa inyo. Ang desisyon sa bawat kaso at ang batas na ilalapat dito ay batay lamang sa mga pangyayaring mapapatunayan sa husgado. Gayunpaman, sana'y maging babala sa mga magulang ang ating kasaysayan ngayong hapon. At sa mga anak na naging biktima ng ganitong karahasan o nasa ganitong immoral na sitwasyon, merong kayong katwiran na dapat ipaglaban.